Mukhang galit pa nga rin si LeBron James, mga idol, mainit pa rin ang ulo matapos niya ng pangyayari kahapon sa laban nga nila against sa Boston Celtics. Pero bago natin yan pag-usapan, mga idol, ay panandalian muna natin pag-usapan muna ito nga si Chris Paul. Dahil ito nga, mga idol, balita ng mga NBA executive daw ay pinagmamasdan ang sitwasyon nito ni CP3 sa team ng Phoenix Suns. Kung matatandaan nyo nung mga nakaraang linggo, mga idol, mga nakaraang araw ay nabalita nga natin na ang Phoenix Suns, mga idol, ay naghanap nga ng replacement point guard nito ni CP3. Parang naghahanda sila sa future na kung saan wala na itong si Chris Paul. So hindi naman ibig sabihin niya na ititrade na nila itong si CP3. Naghahanda lang sila, mga idol. Pero ang mga NBA executive ngayon ay iba atang nasa isip. Mukhang sa tingin nila ay mas malapit ng palitan na itong ang team ng Phoenix Suns, itong ang si Chris Paul. Dahil ngayon ay inaabangan nila, pinagmamasdan na nila ngayon ang posibleng plano na itong ang team ng Phoenix na palitan na itong ang si Chris Paul. Pero personally nga, mga idol, ay sa tingin ko malabo nga na i-trade na itong Phoenix Suns, itong ang si Chris Paul, dahil ngayon ay nagtitiwala pa rin sila dito sa kanilang Hall of Fame point guard. Pero kagaya din ang nakita natin sa history ng NBA, akala natin ang isang player ay masaya sa isang team, pero out of nowhere humihingi nga ng trade. Gaya na lamang, mga idol, ang sitwasyon ni Kevin Durant tong offseason. At ngayon nga pag-usapan na natin ang mainit na ulo pa rin ni LeBron James. Galit pa rin na LeBron James. Well, it's been 24 hours na nga, mga idol, since nung laban ng Lakers at ng Celtics, kung saan alam niyo naman na siguro nangyari doon. At ito ang si LeBron James, nag-post pa talaga sa kanyang Instagram story at may caption na good luck, tinagpa si Jason Tatum. So obvious na obvious nga na galit pa rin si LeBron, mainit pa rin ang kanyang ulo at hindi pa rin siya nakaka-move on. Well, sino ba namang makaka-move on doon, mga idol? Dapat panalo na kayo. Pero dahil nga sa ginawa ng referee ay natalo pa kayo. At keep in mind nga rin, mga idol, na hindi ito ang unang beses na nangyari ito sa team ng Los Angeles Lakers. Natalo sila dahil sa referees. Pati na nga rin, mga idol, nung sa Dallas Mavericks, si LeBron James din ang biktima noon, mga idol, diba? Si Christian Wood na foul itong si LeBron James noon, pero walang tawag ang referee. Umamit din ang referee na mali sila doon. Tapos, mga idol, yung kay Joel Embiid pa, yung hinawakan at ginrab talaga yung kamay neto ni Westbrook kaya hindi nakashoot. Tapos pati na nga rin yung laban nila against Sacramento Kings na dapat 4-point play na nagtay sana ng laban at dumiretso sa overtime. Pero nang dahil nga sa referee na naman ay ayun, walang nangyari, talo na naman ang Lakers. Tapos na ulit nga na naman ngayon laban sa team ng Boston Celtics. Kaya naman maintindihan natin, mga idol, kung bakit hanggang ngayon ay galit, mainit pa rin ang ulo ni LeBron James. Siguro nilabas niya na rin ang kanyang sama ng loob, hindi lamang sa laban nila against sa Celtics, pati na rin sa mga nakaraang laban nila na dapat sila ay panalo. At mga idol, sumagot pa dyan si Jason Tatum. Nagreply pa dito kay LeBron James, sabi niya, last night was blur, good game champ. Kagaya nung sinabi niya sa kanyang postgame interview na lahat ang nagsisinungaling na hindi niya nga daw napansin dahil hindi niya daw matandaan ang bilis daw ng mga pangyayari. Pero sigurado naman tayo na alam neto ni Jason Tatum na may kasalanan nga siya dito kay LeBron James at sa team ng Lakers. Naka-get away nga siya, mga idol, ng sobrang obvious na foul call. At quick update nga rin para sa laban ng Lakers bukas against sa team ng Brooklyn Nets. Wala nga, mga idol, itong si LeBron James, pati na rin si Anthony Davis. Sabi nga ng mga Lakers fans dito, ay baka nagpo-protesta na itong si LeBron at Anthony Davis. Binoycott na ang kanilang laban bukas. Pero I think, mga idol, dahil nga yan, back to back sila. Pagkatapos ng laban nila bukas, meron pa silang laban sa Wednesday. So siguro pahinga muna itong si LeBron James at si Anthony Davis matapos nga ng kanilang very tough battle at very exhausting na game laban nga sa team ng Boston Celtics.